Halo, Mops. Mustahil macam lalu lo pujian sa Bruce Lapin sa Tagaliti ko ba? Ito po yung missions ko sa inyo, mga kaibigan. This is your admin speaking. So, kumusta po na kayong lahat dyan? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. So, itong group natin, mga kaibigan, ay bago pa lang. As in, sanggol pa lang ito siya, mga pap. So, babing baby pa itong group natin. So, ito po isakop ng buong lipo. Yung group natin. Pero hindi natin hayaan na itong group natin ay magagamit sa kasamaan. Bagkos mga kalite, kaliteño ay gagamitin natin ito para sa humanity. So alam niyo kung ano yung humanity din. Patatalino na po ang tao ngayon, mga kaibigan. Ito po yung nasabi natin na tulungan, tulong. Eh, hindi naman tayo, lahat tayo naman ay mayroong limitasyon tungkol sa pagtulong na sinasabi, mga kaibigan. Eh, sasabihin natin yung mga bagay na nagiging dahilan para ang ating mga ibang kasamahan ay nagiging alisto or active or active sila dahil tayo po ay active din. So I encourage you, every one of us, mga new ganito, na magiging active din po tayo lahat, mga kaibigan. Sa paano paraan? Ito, gagawin natin. Una, example natin, actual example, mga kaibigan. Ito po ay isang bawala, actual example. Ha? Ito po ay actual na bawala dahil ito po ay parating na super bagyo ngayon, mga kaibigan. Na si Rolly. Yun po ay category 5, mga kaibigan. At pinataya po na 185 to 300 kph yung lakas ng hangin niya. So, hindi matiansya. Dahil alam naman ang bagyo pag gumano, tapos bumagal, tapos bumilis. So, hindi ganun talaga ang expectation ng mga scientists natin, mga kaibigan. Wala pong fix na KPH. Ang speed ng hangin, walang fix pagdating sa bagyo dahil mahina, tapos malakas. Ganun po siya, mga kaibigan. So, tinataya, 185 to 300 KPH yung speed niya, mga kaibigan. So, malakas po yan, mga maps. So, bagamat yung bagyo na yan ay nahahagit yung Central Luzon. Dito po sa Central Luzon, vehicle, siyempre. Vehicle lang daan yan. So, Bisaya, medyo nakaiwas siya. Pero, sigurado ako, mayroon, nagdi-delayo rin po yung kalangitan natin dyan. Mayroon din po siguro mahangin na konti. Pero, ang simple talaga yan, mga kaibigan, ay Central Luzon. Hindi ba? So, anyway, kung mayroon mga Tagaliti dyan na member, o kahit hindi pa sila member, mga Tagaliti, at alam mo kung sino-sino yung mga member, nag-iingat po kayo ng ating grupo na magiging alisto. Halimbawa, may mga kuryente, live wire dyan, tapos mayroong tubig. Indikado po yan. So, kailangan po, magiging alisto po tayo. So, I encourage ko para magiging active tayo, mga kaibigan. Halimbawa, ikaw ay nasa Liti mismo. Sa time na ito, mga kaibigan, nahawol ko nga itong video na ito, mga kaibigan, habang wala pa yung bagyo. Papalapit na po siya. Na kung sakaling man, mayroong mga pinsala na magaganap dyan sa lugar mo, kung saan-saan man, kung saan ka man na bayan, nasasakop, kung mayroong mga kalamidad o mga pinsala na nagaganap dyan, encourage yung mga kaibigan na you take photos, kung hindi video, photos, na pag nag-photo po kayo, palapad nyo yung cellphone nyo, mga kaibigan, para malaki yung screen na makukuha niya pagdating sa slideshow natin. Kasi pag iba tayo ng cellphone, maliit lang yung video coverage siya, mga kaibigan. So, I encourage you, nakukunan na yung mga pictures, mga pinsala. O, para magiging alito yung kahit yung hindi sakop ng Tagaliti, mga kaibigan. Dahil nakikita nila, halimbawa, may natumbang wire, natumbang pusti pala. At yun, may bagyo nga. So, dapat malirto yung iba, mga kaibigan, yung wala pa dyan. Ito, dadaan siya sa lugar na yan. Nakita niya yung picture sa pinus mo, di nagiging bayani ko pa. Ngayon, ang ibig sabihin, mga kaibigan, nagiging nakakatulong tayo, hindi man sa physical na tulong, hindi sa ating mga ginagawang activity. Dahil ikaw po, active po sa grupo natin. Ganun po yung gusto kong suggestion, mga kaibigan, na kung ano man ang mga nangyayari dyan sa ating lugar. Kahit sa sunod pa ng mga panahon,
ay ipopost nyo dito. Dahil meron po tayong mga member, no, taga-Leyte, mga kaibigan, na wala po dyan sa lugar na yan. Tulad sa akin, nasa ibang bansa. Para mapanood nila yung nangyari dyan sa atin, kayo po ang inasahan na makapagbigay ng impormasyon sa kanila sa pamamagitan ng inyong mga post na photos sa mga nangyayaring kaganapan dyan sa ating lugar, mga kaibigan. Hindi ba maganda ang layunin natin, mga kaibigan, na ito ay nagiging bahagi ng pagbabalita. Hindi po dahil sa social media. Ito po, hindi na po po gano'ng nanood ang mga social media ngayon, yung mga mainstream media. Ay, sorry. Hindi na po ako gano'ng nanood ng mga mainstream media. Yun po yung mga televisions. Hindi na po ako gano'ng nanood, mga kaibigan. Dito na po tayo sa social media dahil yun po ay walang bayad. Yung mga mainstream media, mga kaibigan, bayaran po yan. Bayaran, hindi naman sinabing makapal ang mukha nila. Bayaran kasi, may sweldo sila eh. Doon sila kumikita sa pagbabalita, sumasahod sila, kaya bayaran sila, di ba? Siyempre ganun lang, mga kaibigan. So tayo, mga unexpected vlogger, mga paps na tayo nagkapagbigay pala ng balita na hindi natin inasahan, na napakalaking tulong pala. Huwag na tayong umasa masyado sa mainstream media, mga kaibigan. Minsan, baloktot yung mga mainstream media, sinasabi ko sa inyo. Sinasabi ko sa inyo. So, yung mga nagbabalita tulad sa inyo, nagpo-post kayo ng totoong nangyayari dyan sa lugar nyo. Yung po ay totoong totoo, hindi po fake or edited yun. Dahil pictures ni kayo mismo, nagkuha niyan, di ba, mga kaibigan? So, I suggest na magiging active ka kung saan ka mambayan. So, that is why we created this group, mga kaibigan, for humanity. Dahil hindi sa lahat ng panahon tayo, ang ating mga susunod na generation ay nakaka-benefits dito sa group na ito, sa tulungan. Hindi man tulong na dudukutin ko yung bulsa ko, ibigay sa'yo. Hindi ganun, mga kaibigan. Yung tulong, maraming klase ang tulong, mga kaibigan. Maraming klase yung humanity. May pagbigay lang ng informasyon sa kapwa natin na tama, isang malaking tulong na yan, mga kaibigan. So, itong parating na super typhoon, ay pinag-iingat kayo ng ating group. So ano pa man ang kaganapan ay post niyo or ay suggest mga kaibigan na magbigay kayo ng inyong mga photos dyan sa inyong mga bayan kung saan man kayo naroon, yung kayo mismo nandun sa lugar na yun mismo. Ako, taga-Leyte man ako pero wala ako dyan, so hindi ako makapagbigay ng kahit anong mga photographs dun sa lugar namin. Dahil wala ako dun physically, nasa ibang bansa po ako ngayon magkaibigan. Yun po ang gusto ko. Na kayo na nandiyan dyan sa lugar natin mismo, mga paps, kayo mag-post kayo ng mga photos niyo sa inyo. Kahit hindi pinsala, basta yung kahit maganda, ito yung development ng bayan namin, gitong ganito, ganyan. So, alam namin, alam ng taong kasamahan natin na taga-Leyte na wala dyan sa Pilipinas. Alam nila na nag-uunlad yung lugar mo. So, hindi lang basta sa pinsala natin kukunan ng photography or report natin or i-appreciate natin yung mga ganung bagay din. Yun po ay developin sa lugar mo. So, magandang idea. At nakakatuwa rin po na mayroong mga ganun. Pagdating naman sa mga negative side, tulad na po ngayon mga kalamidad, na mayroong mga nawawasak na bahay, napakalaking tulong din po na naibalita ninyo through your photos na naipost nyo dito sa grupo ito, mga kaibigan. Para yung iba naman ay maalerto. Maring magiging makita yan sa buong mundo na pag-umpisa ng tulong na darating sa lugar na yan para ito nga, matutulungan dahil nakita nila yung photos ninyo na ito ay kailangan tulungan. So yun po ang gusto ko mangyari. So hindi tayo basta lang member, mga kaibigan. Gagawa tayo dito sa grupo na ito. So mag-post ka yung magandang post na kung may development yung barangay mo o bayan mo, post ka rito, ma-appreciate natin yan. Ma-appreciate natin yung gagawa ng inyong leaders dyan sa lugar nyo. At ganoon din po naman kung may mga pinsala tulad mga kalamidad, earthquake, mga sunog, o ito yung bagyo, mga kaibigan. Ito yung bagyo kasi malawakan to, mga babs. So, in-encourage ko na magbigay tayo ng mga photos nyo. Kung marami kang photos na yun, gagawin natin yung slideshows yan, mga kaibigan, para mapanood ng iba nating mga kasamahan.
this is the reason why we created this group, mga kaibigan. So sa sunod na mga video, makikita-kita tayo, mga kaibigan. And thank you for watching. This is your admin speaking. Have a nice day. God bless.